Good morning, everyone! Ang daming masasayang nangyari kahapon. Yes. So, there's something happened yesterday. Something happened that I didn't really expect. So, I want to share it. I thought that this trip is only for, mag-relax lang kami. You know, kasi this past few weeks, si Mike sobrang busy. So, wala kaming masyadong time. Kasi, although nasa bahay lang siya, nag-work. Kasi work from home, masyado siyang busy and stress. So, that's why he booked this place. Para makapag-relax kami. That's what I'm expecting. But yesterday, after our camel ride, there's something happened na sobrang naiyak ako. Umiyak ako ng bonggang-bongga kasi eto na. What happened last night? Eto yon. We got engaged! Yay! Eto yon. We got engaged! Yon, so ikukwento ko kung paano nangyari, kung ano nangyari last night. After ng camel ride namin, bumalik na kami ng hotel. And then, mga ano na yun eh, mga 7 na ata or 8. 8 PM na kami nakabalik ng room. Wala akong kahit na anong idea na gagawin niya yon or bibigyan niya ako ng ring. So, pagbalik namin ng room, I took a shower, and then, tinatawag ko siya, sabi ko, sabay na tayo mag-shower, kasi, magdi-dinner na kami. Kasi hanggang 10 PM lang yung dinner. So, after nung camel ride, diretso kami ng kwarto to take a shower, get dressed, and go to the restaurant. But when I'm taking a shower, I'm asking him to take a shower with me para madali kaming makapunta ng restaurant. Tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Wala naman akong idea, so shower lang ako hanggang nung natapos na ako, tinawag ko na siya. Sabi ko, pwede ka na maligo. So, when he's in the shower na, paglabas ko ng shower room, kasi siya nasa shower room na kasi naliligo na siya. Paglabas ko ng shower room, diretso ako dito sa bed kasi nandito yung phone ko. Mag-check ako ng mga emails or ng mga messages. So, hinahanap ko. Pakita ko dun sa cellphone ko, may nakapatong na box. Akala ko chocolate. Kasi, pagdating namin ng room, yung home service, nag-iwan ng maliit na box ng chocolate na may ribbon. Akala ko chocolate yung box. Hindi ko naman talaga ini-expect na mangyayari yon. So, namalikmata ako. Sabi ko, pangalawang tingin. Hala! Tapos, ayun na. Pagbukas ko nung box, meron ng ganito. Merong laman na ganito. So, ayun na. I start crying. Kasi, di ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko alam, parang mixed emotion na parang
nung nakita ko yung ring, parang naalala ko yung naalala ko yung mga pinagdaanan namin sa 4 years namin na pagsasama. Syempre, wala namang relasyon na perfect, diba? So, nung nakita ko yung ring, naalala ko yung mga ups and downs, yung mga away-bate. So, yun. Kaya ako naiyak. Hinayaan ko lang siyang maligo. After niya maligo, tinawag ko siya. Ayun na, nung nakita niya akong umiiyak. Parang naiiyak na din siya. Nanggigilid yung luha niya. Sobrang saya ko kasi finally, yun, we got engaged. So, ayun, mixed emotion, sobrang saya. Sabi ko sa kanya, hindi mo na ako tatanungin. Sabi niya, ba't pa ako magtatanong eh, alam ko naman ang sagot. Pero actually, mga siguro last year pa ata yun. Last year, napag-usapan namin yung about sa mga ganyan-ganyan, sa kasal-kasal, ganyan-ganyan. Napag-usapan namin yung about doon. So, tinanong naman na niya ako noon. Pero wala pang sing-sing that time. So, hindi niya na ako tinanong ngayon kasi alam niya naman na daw yung sagot. Kaya, sobrang happy ko. Sobrang happy naming dalawa. Kaya pala siya nag-book dito kasi siguro yun ang sorpresa niya sa akin. All I know is nag-book siya nitong place na to because this is our last weekend together because on Tuesday he's going to US to see his family and I'm going to Philippines too. And also it's like a post celebration of our 4 years anniversary. So yun ang alam ko. Parang yun ang alam ko na reason kung bakit siya bakit kami pumunta dito. So yun pala yung plano niya na isa-surprise niya ako with this. So, ayun, nakakatuwa. Sobrang saya ko. Sobrang saya ng mga friends and family ko nung sinabi ko sa kanila yung good news. So, yun lang. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga friends namin, sa family ko, sa family niya, sa mga friends niya. Gusto ko lang mag-thank you po sa inyong lahat. Salamat sa mga salamat sa mga sumusuporta sa relasyon namin. Thank you so much sa inyo, sa mga bebe ko na nagpapalakas ng loob ko pag may mga problema, ganyan-ganyan. Sa lalo na sa mga kapatid ko na very supportive at saka kay mama. Mga kapatid ko sobrang supportive nila. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. So, ayun. Yun yung nangyari kahapon. Kagabi. So, that's all for now. I hope you enjoy this video. And if you like it, please give it a thumbs up. Please share. And please subscribe. Thank you so much, mga ka-rock and roll! That's it. See you in my next one. Bye!